hindi raw sukat akalain ng mga kaanak ng apat na minasakur sa Valenzuela na magagawa ng kanilang katiwala ang malagim na krimen, lalo't hindi na raw iba ang turing nila dito. Mula sa Valenzuela, nakatutok live si Pia Arcangel. Pia! May labis ang pagdadalamhati ngayon ng pamilya Kalalang matapos nga matagpo ang patay ang apat sa kanilang kaanak. Patuloy naman na nagpapagaling sa intensive care unit sa Valenzuela General Hospital ang isa sa mga nakaligtas. Isang larawan ng kasiyahan ang mag-iinang sina Verna, Hannah, Samuel at John Joshua Castro sa kuhang ito. Nakangiti at bakas ang saya't pagmamahal sa kanilang mga mukha. Ito ang imaheng nais iukit ng kanilang mga kaanak sa kanilang mga puso't isipan. Masyado kasing masakit para sa kanila na alalahanin kung paano natagpo ang tadtad ng saksak sina Verna, Hannah, Samuel at ang pamangkin ni Verna, ang isang buanggulang na sanggol na si Phoebe Kate. So, noon nakikinig ako ng mga balita, balabas sa TV'ng mga ganyang masakar. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon, may tao pa lang talagang walang puso, walang kaluluwa. Pakainin mo na sa palad mo hanggang buong katawan mo'y lalakakainin pa. Ayun, pinatay na nga niya yung napapakain sa kanya. Hindi raw nila sukat akalain na magagawa ng katiwalang si Jeff Torla na pagsasaksakin ang mag-iina at ang sanggol, lalo't pamilya raw ang turing nila rito. Kasabay kumain. Lahat, lahat. Lahat. Never mo nyo nakitaan ng galit? Hindi naman kasi ako kasama, ma'am. Nasa ako eh. Pero sa sa bata na yun, wala naman siyang Wala namang bisyo. Hindi naman aywan ko lang ngayong mga nakaraang mga buwan. Ang kapatid ni Verna na si Vilma, hindi makapaniwalang iisa lang ang nakapatay sa kanyang kapatid at mga pamangkin. Iniisip ko, gusto ko mas marami siguro kasi mayroon kami nga habulin. Kasi kung iisa, namatay pa, sino na? Kanino namin katarungan? Hindi pa raw nila masabi hanggang ngayon kay John Joshua ang tanging nakaligtas sa brutal na massacre na wala na ang kanyang ina at mga kapatid. Nagpapagaling pa rin siya sa Valenzuela General Hospital sa ngayon. Kanina, naikwento na raw niya kung paano nangyari ang krimen. Mayroon daw samurai, mayroon daw gunting, mayroon pang kitchen knife. Anong kwento niya? Napansin ba niya na parang... Nang laban silang lahat. Samantala, Mel, muling bumuhos ang emosyon dito sa Sabino Funeral Homes sa Valenzuela at ito ay matapos mailabas no yung labi ng ilan sa mga kaanak dahil nga mula rito sa Valenzuela ay ililipat sa kanilang tahanan sa Kalumpit, Bulacan ang labi ni na Verna pati na rin ng kanyang anak na si Samuel, ang anak na si Hannah at ng kanyang pamangkin na si Phoebe Kate at sa mga susunod na araw ay inaasahang darating ang mga kapatid ni Verna mula sa iba't ibang bansa bago tuloy ang pag-usapan ang paglibing sa pamilya. Mel? Pia, paano nalaman itong krimen na to? Sino unang nakaalam at paano, Pia? Mel, gaya ng nabanggit natin si John Joshua, no, ang tanging nakaligtas at siya raw ang tumalon mula sa kanilang teres at siya ang unang nakahingi ng tulong. Pero ang sinasabi rin, Mel, ng kanyang lola, si John Joshua rin daw ang may pinakamaraming tadtad, no, ng saksak at sugat na tinamo at sa ngayon nga ay hindi pa raw nila masabi sa kanya na pumanaw na ang kanyang ina pati na rin ang kanyang dalawang kapatid. Pia, yung ano naman, yung suspect, no? Patay na rin, ano ha? Bakit siya rin na nagsaksak sa sarili niya? Alam mo ba, Pia, kung saan, anong bahagi ng katawan ang sinaksak niya para dire-diretsong gano'n na nga, namatay na rin pati siya, Pia? Sa initial na report, Mel, ang sinasabi ay sinaksak niya ang kanyang sarili sa bandang tiyan, ano? Pero naisugod pa siya sa parehong ospital ni John Joshua sa Valenzuela General Hospital at bandang alauna na nga ng hapon nang siya'y naideklarang patay. At ayon nga sa mga polis, hanggang sa ngayon ay wala pang nakikipag-ugnayan sa kanila na sino mang miyembro ng pamilya. At sinasabi rin nila na hindi rin kasi taga rito sa Valenzuela, kundi galing sa probinsya, sa Leyte daw, ang pamilya nitong suspect, Mel. Maraming salamat sa iyo, Arcangel.